ating bansa, laganap na ang mga sakit na nararanasan ng marami nating mamamayan. Mga simpleng karamdaman na nauwi sa kamatayan dahil ito'y napapabayaan. Naku, huwag natin ipagwalang-bahala ang mga masamang nararamdaman ng ating katawan dahil ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ayon sa DOH or Department of Health, tumataas ang bilang ng ating mga mamamayan na nagkakaroon ng iba't ibang klaseng karamdaman. Ang dahilan, ayan na, kahirapan ng buhay, walang pambili ng gamot. At ang mga iba naman, hindi makapunta sa espesyalista. Tulad na lamang ng sakit na ito, nakakatakot, nakakadiri. Imagine ninyo, lalaki ang sugat at nakakawala ng pag-asang muli ka pang gagaling. Imagine ninyo, unti-unti mapuputol ang inyong paa. Ito ang pinagmulan sakit na diabetes. Ang diabetes kasi, more on that lifestyle natin. Dahil sa mga pagkain na kinakain natin, so tumataas yung sugar natin. But ang real score talaga is that kulang tayo ng magnesium. Ang insulin kasi, siya yung nagko-control ng sugar sa ating blood. Now, kung walang magnesium doon, hindi makontrol ng insulin yung sugar nandoon sa ating blood. So, hindi siya makapunta doon sa ating cells. So, nangyayari, ang blood natin, tumaas yung sugar. So, yun ang cause ng yung mataas ang blood sugar. So, sabi natin na diabetes ka na. Sa Pilipinas, ang sakit na diabetes ay pangwalo sa sanhi ng kamatayan ng ating mga kababayan. Ayon sa DOH, 1,000,000 Pilipino ang namamatay dahil sa diabetes. Hindi dapat ipagwalang bahala ang pagtaas ng diabetes case dahil marami itong magiging komplikasyon tulad ng pagkabulag, sakit sa puso, pagkasira ng kidney at maring mauwi sa dialysis. Bumababa din ang level ng libido ng ilang lalaki at ito ang nakakatakot, ang pagkakaroon ng gangrene na pwedeng mabulok at maputol ang mga paa. Dalawa kasi ang klase ng diabetes. So mayroon yung juvenile, yun talaga, sira na talaga yung insulin mo dyan. So hindi wala na siyang correction dyan. Kundi lifetime mo na talaga yung mag-dependent ka sa insulin. Pero mayroong isang diabetes na yun ay na-acquired mo, hindi yung minana, kundi na-acquired mo dahil sa lifestyle mo. Yun yung pwede natin gawin. No? Na we can make something na makontrol natin yung sugar niya. Apektado na lahat eh. Usually yan, pag mag-failure yung kidney mo, wala ka na. Ops, mga kapuso, huwag na kayo mawala ng pag-asa dahil ang inyong nararamdamang mga sakit, may bago kaming nadiskubre para sa kagagaling nyo, lalo na sa sakit na diabetes. Ano nga ba ang magnesium? At paano ito makakatulong sa kabubuti ng ating karamdaman? Ang magnesium, actually hindi. Usually dami kasi nagtatanong sa akin, herbal ba ito? Actually, hindi siya herbal. O hindi, mineral talaga siya. Kasi itong magnesium, parang na-overlook kasi siya dahil abundant talaga ang magnesium kahit saan, sa foods, no? Sa mga vegetables, sa mga prutas, nandoon talaga ang magnesium. Pero 60 years ago, nag-deplete yung magnesium doon sa ating pagkain kasi nandoon na yung mga processed food. So 80 to 90% sa mga processed food, no, wala na yung magnesium. So usually tayo ngayon, hindi na tayo masyadong kumakain ng gulay, more on mga fast foods na talaga tayo, ayun, nadideplete yung magnesium natin. So ngayon, pumapasok na itong mga sakit na nararamdaman natin dahil walang magnesium. Kasi ang magnesium, siya talaga yung tawag natin is susi sa ating cells, no? Siya yung tagabukas para papasok yung vitamins, papasok yung mga enzymes, para mag-produce ng energy. Kaso lang, kung wala yung magnesium or mababa yung magnesium, walang nagbubukas. At ang magnesium din ang nagsasabing, over na kami. So siya rin ang magsasabing stop. So yun yung work ng magnesium. Yun naman pala ang kasagutan. Magnesium lang pala. Mura na at epektibo pa. Hindi na kailangan gumastos ng mahal dahil ang miracle na battle, may pag-asa kang gumaling. Nung naramdaman ko na parang nagmanas po ang aking paa, tumakbo na ako dito sa Manila kaagad to check up, to have a check up. Then, nung chinek up nila, yes, ordinary lang. Then, binigyan ako ng gamot. Then,
ako, lumulubo ng lumulubo hanggang medyo mabubulok na. So, I decided to po-opera na lang po. Pinakalos ko yung dumi, so yung balat niya. So, nagkaganito po. The World of Magnesium, na napakaganda sa tao, yan ang kwento ni Doktora. So, I called Doktora, then invite me in their office. So, nag-usap po kami ni Doktora, then sinubukan ko po itong product na ito, itong Promac 300 Transdermal Magnesium. So, nung in-apply ko po sa aking katawan, yung pagpunas ko pa lang sa towel, after mga 5 minutes po, bigla akong nantok. Na-relax po ang aking katawan. So sabi ko, this very impressive. Talagang epektibo ito. Hindi pa ka, ano. So, nung nagising ako, binabad ko na yung paa ko to kwan para ma-absorb po ito. Kaya lang, nag-ano ako ng many way of application. Ano po yung blood sugar niyo ngayon? Normal po, 97. Dati po ba ano? Minsan tumataas, umaabot ng 125, 130. Ngayon, 97, 98, ganun lang po. Nasa normal level na po siya. I have muscle pains, and then I have bone pains, and then I don't have good sleep, and then I'm too stressed because of the load of work. At first, when I use it, the first thing I noticed was that I had a better sleep. The pain in my muscles, before when I wake up, as if it's so stiff, you know. I can't move my arms. I also design, I'm a designer. So it's so stiff, and then the pain was gone. But now, in the morning, I feel refreshed. I'm happier now. After nung magamit ko that day, yun nga, nakaramdam ako ng ginhawa doon sa body pain na nararamdaman ko during that time. Damdaman ko nung inuumpisahan ko siyang gamitin, sa everyday, ano, may nararamdaman ako mga changes. Hindi lamang sa mga body pains, pati yung may hypertension ako eh. After continuous using it for a month, every 3 months kasi, nagpapa-blood chem ako eh. Minomonitor lang lagi yung cholesterol level ko, yung good and bad cholesterol, diba? Tapos yung sugar ko, kasi candidate na rin ako for diabetes eh. Kumbaga, nasa borderline na ako eh. Ginagamit ko siya. Nung second week ng May, nagpa-blood test ako. And lahat ng test, pati yung sa heart ko, yung the echo, normal siya lahat. And then my cardiologist, sinabi niya sa akin, test, tigilan mo na yung paggamit mo ng mga hypertension medicine mo. Kasi magaling ka na. Kaya kayong mga kapuso natin, mga media. Ay, hindi pala taga media. May mga media betes dyan. Kahit anong karamdaman, sumubok na ng Transdermal Magnesium at sigurado kami, unti-unti kayong gaganda at gagaling.